Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya ring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, kaya muli tayong tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ng Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo na ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api
mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapan humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapan humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapan humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ang siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapan humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapan humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking pag-ibig. Sa kahirapan humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? Sinabi ko, mga Diyos ko, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugot ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastanganan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa
ang mga ipinapagawa ng aking ama. Huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan. Sa pook na unay, pinagbibinyaga ni Juan na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy, maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Araw na naman po ng Biyernes at araw ng ating debosyon. Araw na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Gayon din ito rin ang araw na kung saan tayo ay taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa bawat kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Panginoon. Gayon din ito ang araw na kung saan sama-sama nating pinagtitipon-tipon ang ating mga dalangin at pagsusumamo ng ating puso at sama-sama natin itong inaakyat upang sa gayon madinig at pakinggan ng ating Diyos. Ilang araw na lamang po at tayo ay papasok na sa Semana Santa. Ang pinakataimtim, ang pinakabanal at pinakasagradong linggo para sa ating mga alagad ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, na kung saan tayo ay taimtim na magninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngunit bago tayo pumasok sa mga linggo ng mahal na araw, ginugunita natin ngayon ang mga hapis ng ating mahal na Birheng Maria. Ngayong araw na ito, Biyernes, bago maglinggo ng palaspas, tinatawag din natin itong Biyernes de Dolores, na kung saan inaalala natin ngayong araw na ito ang mga dinaanang dusa ng mahal na Birheng Maria dahil sa dinanas na paghihirap ng kaniyang anak. Nagbanggit ko po sa aking homilya noong nakaraang linggo na kung mayroong isang taong higit na sugatan at nasaktan nung ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay nakabayubay sa krus, ito ay walang iba kundi ang kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria. Napakasakit para sa isang ina na makita ang kanyang anak
na nagdurusa. Napakahirap sa isang ina na makita ang kanyang anak naglalakad kasama ang krus sa kanyang balikat. Napakasakit para sa isang ina na makita ang kanyang anak na pinuputungan ng koronang tinik at hinahampas, dinuduraan at niyuyurakan. Napakasakit para sa isang ina na makita ang kanyang anak pinapako sa krus. Doble ang kirot at hapdi ang pinagdaanan ng Birheng Maria. Hindi niya iniwanan ang kanyang anak. Tahimik niyang tinanggap ang bawat sugat at pait na ito sa kanyang puso. Dahil alam niya na dapat maganap ang pag-aalay ng buhay ng kanyang anak para sa kaligtasan ng sanlibutan. At bagamat ang pagsusugong ito kay Jesus ay para sa kabutihan at kaligtasan ng lahat, ang nakalulungkot, hindi lahat tinanggap ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang totoong Diyos at tunay na tagapagligtas. Narinig natin sa ating Ebanghelyo ang tensyon sa pagitan ni Jesus at ng mga Hudyo. Nais nilang batuhin siya dahil sa paghayag nito na siya ang anak ng Diyos. Mga kadiboto, kung ating pagninilayan, ano pa ba ang dapat na pagpapatunay ang kinakailangan upang ang mga Hudyo, upang ang mga dalubhasa ng batas ay mabatid na si Jesus ang sugo ng Ama? Ang atin pong Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay nagpagaling ng mga may sakit. Ang mga bulag, nakakita. Ang mga bingi, nakarinig. Ang mga pilay, nakapaglakad. Ang mga makasalanan, pinatawad at muling tinanggap. Ang patay, muling binuhay. Kung si Kristo ay ordinaryong tao lamang, hindi niya ito magagawa. Ang napakaraming himala at kababalaghan na kanyang ginawa ay isa lamang patunay na siya ang sinugo ng ating Ama upang pasimulan ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Uulitin ko po, napakahalaga nito, yung mga kababalaghan na ginawa ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay isa lamang patunay na siya ang sinugo ng Ama mula sa langit upang pasimulan ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Subalit sa kabila ng mga ito, hindi pa rin naniwala ang mga Hudyo. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kadiboto? Sa taong walang pananampalataya, kahit anumang argumento o patunay, hindi maniniwala. Subalit sa taong may pananampalataya, hindi mo nakakailanganin ng ebidensya o patunay. Sa taong walang pananalig, walang sapat na paliwanag ang makapagpapaniwala sa Kanya. Kaya nga kung inyong mababatid, kabaliktara naman ito ng mga mataong may matibay na pananampalataya dahil sa taong naniniwala, siya ay laging nagtitiwala kahit hindi nakikita. Ito ang nangyari
sa mga tao sa Jordan noong ipinahayag pa lamang ni Juan Bautista ang pagdating ng Mesiyas. Sila ay naniwala at nagtiwala, hindi pa man nakikita ng kanilang mga mata. Sumasampalataya na sila sa Mesiyas na darating, sa Mesiyas na ipinahayag ni Juan Bautista. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, habang tayo ay nalalapit sa mahal na araw, ito po ang inaasahan sa ating lahat. Maniwala, sumampalataya, at magtiwala. Uulitin ko po, habang papalapit ang mga mahal na araw, ito ang inaasahan sa ating lahat, na tayong lahat maniwala, sumampalataya, at magtiwala kahit hindi nakikita ng ating mga mata. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, tayo manalig sa Kanya. Lagi nating tatandaan, ang taong may matibay na pananampalataya, laging bukas ang kanyang kaisipan. At bilang gantimpala, tatanggapin ng mga taong may pananampalataya ang kaligtasan at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay.
na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal, sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit nang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, habang tayo ay papalapit ng papalapit sa mga mahal na araw, inaasahan sa atin na tayo ay maniwala, sumampalataya at magtiwala sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw
ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Upang lahat ay maligtas.
sugat ni Heso Kristo, kami gawing kasalo. Nang may pagsintang wagas, ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at tusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Habang kami nabubuhay, kami gawing karamay sa tiniis ni Kristo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at tusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at tusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng Huwaran sa galak at kalungkutan, kami susunod sa'yo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at tusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Kung sa mundo ay pumanaw, kami dalhin sa langit, upang laging magalak. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at tusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Announcement, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask,
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kaniyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus, nabutihin mga kamay ko at paay pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.